Hi guys, my name is Architect Jericho Valencia and today I'm filming my 8th vlog. Itong vlog na to, meron nagtanong nung previous vlog natin dun sa hanging cabinet, paano ko ba hinahang yung cabinet na hindi nakikita yung support? Meron din kaibigan natin na nagtanong kung ano bang spacing na ginagamit ko pag nagkakabit ng concealed hinge. Meron din yung sa paleta. So yung paghagod ng paleta, paano ko na-distribute ng mas magandang hagod yung mga contact cement. At marami pang tips na para sa inyo. At kung kayo, yung 8 viewers ko na interesado para malaman kung paano to, itong video na para sa inyo. Umpisa natin tong vlog na to sa pagbuo ulit ng bagong cabinet. Tara, samahan niyo ako. Base sa pangangailangan na sukat, tabasin sa tamang dimensions ang mga boards. Lagyan agad ng laminates ang lahat ng loob na parts ng cabinet bago ito mabuo. Ayun ang allowance lahat. Diyan may allowance sa kabilang paikot na side. Tatabasin yung laminate ng may allowance. Okay ba ito? Make sure na makapag-apply kayo ng chemical na anti-anay before magkabit ng laminate o magpahid ng contact cement sa wood. Mag-apply ng contact cement sa laminate. Siguraduhin malinis ang laminate o ang wood bago mag-apply ng contact cement. Oh, alikabok. Tanggal mo na ang dumi. May tip ako sa inyo. Para madaling ihagod ang paleta at madali ring ma-spread ang contact cement sa wood or laminates, gupitin nyo ang edge ng paleta. Parang ganito. Pag nadikit na ang laminate sa wood, itrim ang sobrang laminates gamit ang kikil. Huwag kalimutan gumamit ng sapin habang tinitrim ang laminate. Sundan ito ng katap. Ang last part ay ang lihan na binalo sa ritasong kahoy. Bakit kailangan may kabit ang lahat ng laminate sa loob ng part ng cabinet ay para maging pulido ang mga termination ng sulok ng cabinet. Mahirap itong ma-achieve kung hindi mo ito nagawa sa umpisa pa lang. Habang naka-assemble na ang mga sides ng cabinet, ilapad ang wood para ma-actual ang kailangang tabas pang backing. 1/2 plywood ang palaging ginagamit ko sa backing. Ilaminate na din ang loob ng surface ng backing. Sa pagpako ng backing, huwag munang ibaon ang unang pako para may chance pang i-adjust ang lapat nito sakaling magkaroon ng maliit na diferensya.
na ng tabas ng pinto. 68.7 ang kailangan. Ang tabas natin ay minus 5 mm. Opo. Tapos 1.5 sa laylayan. Ay yung pagitan, pagka yung 68.7, i-divide sa gitna, minus 5 mm yung dalawa. Di ba? Kung dalawang pintuan ng cabinet nyo, sikapin yung kumuha sa isang uri ng plywood. Sa ganitong paraan, may iwasan nyo ang hindi pagkaka-align ng pinto. Pag natabas na ang dalawang pinto, ilapat ito sa cabinet kung saan ito dapat ikabit. Lagyan ng markings ang mga konting adjustments. Bawasan ng pinto gamit ang circular saw at katap. Lagyan na rin ng laminate ang loob na part ng pinto. Pupuntasin sa concealed pins. Para pumantay ang dalawang hinges. Huwag itong tanggalin habang itinotornillo ang hinge. Ikabit naman yung kabilang side ng hinges. Spacing copies. Ganito naman namin lagyan ng markings kapag iahang na namin ang cabinet. Gamit ang laser, kailangan lagyan nating lines ang tinamaan ng laser. Gamit naman ng lines, kailangan natin mag-create ng panibagong markings na siyang magsisilbing support ng cabinet. Butasan ito ng barena. Yung markings natin na wall, kailangan mailipat natin sa likod ng cabinet na iahang natin ng eksaktong-eksakto. Gumagamit kami ng wood na ibinapaon sa wall para sa pagtutornilyohan ng cabinet. Gumagamit din kami ng concrete nail na tinanggal ang ulo at pinatulis para pumasok sa likod ng hanging cabinet. Lagyan ng stickwell ang likod ng cabinet. Sa ganitong paraan, makakatulong din itong bumuat ng hanging cabinet. Para madaling ipasok ang cabinet, dapat mas maliit ang sukat ng cabinet sa pagpapasukan ito para kumapit ang cabinet sa concrete nail na tinanggal ang ulo at pinatulis. Gumamit ng retasong plywood at pukpukin ng martilyo hanggang bumaon ito. Ito ang sinasabi kong mas maliit dapat ang sukat ng cabinet para madali itong pumasok sa pagitan ng wall at ng katabi niyang cabinet. Ang gap na yan ay matatakpan pag naglagay na ng laminate. Ito naman yung pang-retouch ng mga corners ng laminate.
may kinakabit kaming white screw cap para pantakip sa mga ulo ng black screw. I-retouch ang mga sulok at corners ng cabinet. Pagkatapos nito, ibalik ang pintuan, ikabit ito at i-align ng maayos. Medyo nakakapanibago lang. Matatapos na tong vlog ko, masyado pa rin akong seryoso. Ayan guys, sana may natutunan kayo. If you think this is interesting, please share it. Palike na rin ng video, tapos hit the bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. And as always, thank you very much. God bless and spread the love.